Hello mga ka-tour guide. Welcome po sa part 2 sa video sa triangle na Bitanag na binasa natin. So naka-focus po ang camera natin dito sa puting bato na maraming mga dots ang nakikita natin. Iba't ibang dots, maraming mga shape kagaya ng triangle, rectangle, at kagaya nitong para siyang nag-letter T, kagaya nito triangle, litra, at saka hugis ang pinapakita niya dito sa puting bato. Ayun, so mga degree na ibase ko doon sa tatlong Bitanag na yun. Isnakunan ko na po siya ng degree sa compass. Ayan. Ito po yung degree sa compass na nakuha natin. So, paano po siya i-compare dito sa napakaraming dots na ito? Na kung walang alam po o hindi po sumasabak sa pag-treasure ang tao. Kung wala pong alam sa treasure, talagang makikita mo nito is normal lang siya sa bato. Kasi halos lahat ng bato may shape, may hugis, mayroong butas, tapyas. Kaya po normal lang po siya talaga titingnan. Pero kung andito ka naman sa mundo ng treasure hunting, talagang makikita mo, isa-isahin mong tignan bawat butas, dots at slash niya dito. Is talagang posibilidad siya na 90% na handmade. Gawa siya ng tao. Kagaya sa pattern of triangle o letter B, literang letter T, triangle, rectangle, heart, at iba't iba pa makikita natin. Kaya ayan lang po, capture natin ulit ang marker na tatlong kahoy na nag-pattern of triangle. So, nakunan ko na po siya ng degree sa part 1 at napaliwanag ko na po ito sa inyo kung paano. Kaya dito sa video na ito is kukunan ko po siya ng degree bawat isa. Paano po siya hanapin sa kanila na ito. Dito mayroon siyang para siyang rectangle na putol. Dito rin sa malaking marker na ito is para siyang nag letter V. Kung isama mo ito dito is nag-letter Y or pinaka-claro is letter B. Dito din, para siyang nag-letter Y or letter T. Kung dito mo siya titignan, nag-letter Y. Ayan. So, ayan. Paano po siya natin mahanap? Kasi na mayroon pa dito mga linya na formang triangle. Number 8. So, paano po siya? Ngayon, dahil nakunang-kuna po siya ng degree sa compass, ang tatlong kahoy na ito, titignan na naman natin yung sanga. Maliban sa sanga, tinuturo ko kung saan nakadungaw, yun po yung prospect na deposito. So, na-explain ko na po din sa part 1 kung saan po nakadungaw ang mga sanga na ito at kung ano po yung pinapahiwatig niya. Deposito ba? Bomba? Poison? Or marker lang din ba? Ngayon, dito sa sanga mga idol, pinapakita dito. Tingnan niyo po dito ang marker na ito, tatlong sanga. Kung titignan mo yung pattern, nasa gitna yung malaki, maliit. Ayan. Para rin siyang nag-letter Y or nag... Ayan. Ayan yung position mga idol. So, dun din sa ikalawa, mayroon din siyang nagpormang letter B or letter Y yung sanga. Ito, tatlo siya na ganyan, no? Yung porma. Andun sa una, so lapitan natin para maintindihan niyo po. Bakit ko po pinapaliwanag sa inyo na ito ng mabuti? Para po makita niyo po na legit yung basa natin at paano ko pa siya i-compare in actual stone map na sinasabi kong counter doon ng puting bato. Tingnan niyo po dito, mayroon siya sa bato, sa kahoy na letter Y o letter V. Ayan po, shape na po niya.
Yan, di ba? Mayroon siya. Dito, para siyang, tignan mo dito, para siyang rectangle o square na pinutol. Dahil po sa shape niya nito, at continue niya dito, pinatayo siya. Kung hindi mo isama ron sa kabila, ayan, itong maliit na to. Napakalobas din. Para din siyang putol na rectangle. So, balikan ko po sa inyo, mga idol. Para maintindihan niyo po at maklaro. Ayan. Ito siya, nakunan ko na siya ng degree sa kompas. Ito. So, bakit ko pinapaliwanag sa inyo yung klaseng sanga? Ito po siya, mga idol. Sa unang sanga na nakita ko, ayan, napareho ang, tignan niyo po ang klase. Ito po yung makumpare natin o mabase. Ayan, yung tatlo. Ayan o, ito. Galing dito, ayan. Kung dito mo siya titignan, talagang tatlo. Isa, dalawa, at saka ikatatlo dito. Isa, dalawa, tatlo. Nakagitna to. Nasa gilid yung dalawang sanga o dalawang pares niya. Nasa gitna. Kaya kung titignan mo dito, tignan niyo po. Ayan. So, napaka klaro. So, sana nagits ninyo. Ito po. Ngayon, sa ikalawa, na sinabi kong letter Y, o malaking letter Y o letter V, ito po siya. Ito. Tignan niyo po dito yung shape niya. So, kahawid po niya doon sa ikalawang bitanag na matanda. Ayun, yung letter Y o letter V. So, ayun. So, dalawa lang choices na sinasabi ko. Letter Y o letter B. Kasi, mayroon naman dito. Ngayon, sa ikatatlo, yung sinasabi kong putol na rectangle. Ayun siya. Ito lang po. Ito, itong malaking dots na ito sa gilid. Yan. So, yan na po ang kibali, ibase ko, na tatlong kahoy na nag-triangle. So, paano po malaman na ito na po ang tatlo na ito na nasa napakaraming dots na makikita natin sa bato. Paano po na naging itong tatlo mismo? So ngayon, dahil nakunan natin siya ng degree sa kompas, kukunan din natin ang degree actual itong mga dots na binabanggit ko na kinumpir ko po siya sa actual area. Ito po. So, una, kukunan ko siya ng degree sa kompas. Itong sinasabi kong 160. So, itong 160 degree, ito po yung tatlong sanga. Okay, bali, ayan. Ayan yung porma. Ibali, ito po siya. Ito. Tapos, ang ikalawa, itong nag-letter Y. So, lagyan ko lang po siya ng letter Y dito. O letter V. Ito po siya, mga idol. Tapos, ang ikatatlo, itong putol na rectangle o square. So, ayan. Lagyan ko lang din siya dito para maintindihan niyo po. So, kinunan ko na siya ng degree sa kompas. I-compare na din natin siya dito sa sinasabi ko. Kung tugma ba siya sa 160 degree dito, sa 60 degree dito, at 200 degree dito. Kukunan ko pa siya ng ano sa kompas. Kung tama ba o legit. Kasi kung hindi naman siya tutugma, so posibilidad na mali po yung basa natin sa umpisa hanggang sa ngayon. So hindi pa po deposito po yung tinutukoy ko nito, kundi paano po i-confirm itong klaseng marker na ito through actual na kahoy sa actual na sinulat natin, na kinuha natin ng degree. So, lagyan. First po, lagyan ko po siya ng degree. Itong nag-letter V at dito sa nag-letter Y o nasangang porma na tatlo. Ayan. 160 degree. So, kailangan na ang compass natin is free wheel. Yung free wheel
na sinasabi ko is yung hindi nakasayad po yung compass sa gilid para hindi po siya ma-stop po yung ikot niya. So ito at dito, pasensya na kung mainit. Kaya pinipilit natin ay maklaro. Ayan. So iharap ko po yung compass dito, mga idol. Diyan at dito. So pinakagitna lang dahil napakalawak niya. So pwedeng sa gitna o gilid, basta tatakba siyang 160 degree. Ito siya. Sinto to sintro, tapos free wheel yung compass. Yan. So lagyan natin ang yan siya, mga idol. Kahit na hindi mo siya maano, mayroon siyang mga sikritong silsil na makaklaro naman siya in actual. Iwan ko lang kung sa camera klaro ba kasi napakainit. Ayan, dito sa linya, gilid ko siya kinuna ng itong silsil. Diba, tatak siyang 160 degree sa kumpas. So, tatabunan ko lang yung init. So, ayan po siya, 140. Ayan po, yung sa gitna ng linya, 160. Ayan. Ayan po yung 160 degree. Ayan. So ito siya 160 degree. At tumuma siya dito. Ngayon ang 60 degree, mga idol. 60 degree. Itong ito at dito. Kung 60 degree ba. Again, kukuha natin ulit ng kuwan sa kompas. Ito at dito. So ilalim ito. To. So degree sa kompas. Kung 60 degree ba. Tignan niyo po mga ka-true guide, mga idol, mga ka-official hunter. Ayan, kung ilapit lang po natin kasi yung gadget na mag-magnet siya. Ayan. Dito at dito sa ilalim. Ayan po, 60 degree. 60 degree. Na mag-magnet kung ilapit yung camera gadget natin. So, sana klaro. Ayan, 60 degree. Kung actual nyo, talagang makikita nyo pareho. Ayun, nakuna na natin ng 60 degree ito. Ito na lang yung 200 degree. Itong putol na rectangle sa tatlo. So, galing doon at dito. Kukunan din natin ulit ng degree sa compass. I-align o i-straight lang. Kung pareho ba. Ayan siya mga katrogay. Dito sa gilid o. Para makita nyo, lagyan natin siya ng kahoy. Lagyan natin ang palatandaan para hindi po bias kibali kasi mainit eh. So ito, nilagyan ko na siya ng linya. Ito na sa gilid. O si, ano, ayan. Ayan siya mga katruid. Ayan ha. So, itagilid ko po yung compass. Naka-freewheel na po siya. Para po perfect, itagilid ko po siya. Ayan. Ayan. Sana 200 degree. Tapos tagilid ko po siya para makita niyo po na 200 degree ba. Na hindi po siya nakuha ng init. So hindi po nakagalaw yung compass na yan. Ayan po, 200 degree. Ayan po. Ayan. So tugma po yung marker na sinasabi ko doon sa mga sanga. At inukit po nila dito ang forma ng sanga at nilagay dito sa bato nito. So klarong klaro, kitang kita na pareho po yung kahulugan sa sanga at dito sa bato na inukit dito sa maraming butas nito. So bawat butas nito mga idol, maraming kahulugan at ibig sabihin nito bakit po mayroon ito nakahalo dito. So, posibilidad po sa next video, mapaliwanag ko po sa inyo kung saan na po yung tunay na prospect o deposit sa marker na ito. So, bago ko po tapusin, balikan ko lang po in actual para maintindihan niyo po at klaro. Kasi dito, mas pinaka, hindi po mainit dito. So, anito po tayo sa nag-letter Y o letter V na sanga. At yung tatlo na yan at ayan, plaster ko po yung compass. Ayan, andito po yung letter V at ito yung tatlo mga sanga. So dito
Tignan nyo po, sinabi ko sa inyong 160 degree. Dito ako sa likod, harap natin 160 degree in compass. Tignan nyo po yung compass. Ayan, 160 degree. Tapos ayan, di ba? So legit. Ngayon, ang 60 degree letter V at dito sa rectangle na putol, sa letter V rectangle na putol o itong kahoy, 60 degree. So harap natin 60 degree, nalulubat na mga idol. 60 degree. Ayan. So harap niya. Ngayon, putol na rectangle to tatlong sanga, 200 degree. So dito tayo, harap natin yung sanga na yan, 200 degree. Ayan po mga katso guide. So ayun, 200 degree, perfect. So abangan niyo po sa next video mga idol. Hanapin naman natin ang tama o saan yung mga prospect na tinuturo sa sanga na ito, kung saan deposito ba siya na tama, gold bars ba, diamond ba, or stone map lang ba ang hinahanap o pinapakita sa marker na ito. So maraming salamat po. Sana kung nagustuhan niyo po yung videos na ginawa natin sa araw na ito, sana po wag po kayong makalimot na mag-likes, at sa hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe po sa ating YouTube channel Wawai Official Hunter, at sa kailawang YouTube channel natin Wawai 360 para po gaganahan po tayo mag-upload ng video. Sa mga nakakaintindi, pwede niyo po akong i-actual o i-personal sa pag-remap para po matulungan ko po kayo at magtulungan po tayo